Well, bago natin pag-usapan itong patungkol sa mga makabagong gamit ng military ng Israel, na na-discover ko na pati pala ang military ng Amerika sa bansang Israel rin bumibili ng mga ipapakita ko mamaya. Ay, mayroon muna akong isang breaking news sa inyo, ha? Well, alam nyo ba ang sitwasyon at mga nangyayari ngayon sa mismong United Nations o sa mismong headquarters ng UN na nasa New York sa Amerika? Well, noong nagkaroon kasi ng meeting kahapon doon, ay nagbigay ng speech itong si UN Secretary General Antonio Guterres. Pero base naman sa pagkakaintindi ng mga representative ng Israel na nandun, ay parang ipinagtatanggol pa daw ng Secretary General ng UN ang mga grupo na nasa Gaza. Instead na ipagtanggol pa daw ang nangyari sa Israel. Well, ang parang lumalabas kasi dyan ay sinisisi ng Secretary General na si Antonio Guterres ang gobyerno ni Netanyahu sa kung bakit nangyari at sa kung bakit nakapasok ang grupo ng Hamas noong October 7 sa Israel. Well, dahil nga sa pahayag ni Guterres na yan, ay uminituloy ang ulo nitong mga representative ng Israel na nandoon sa meeting sa UN at dito ay nagpahayag itong grupo ng Israel na dapat daw mag-resign o magbitiw na sa pwesto bilang Secretary General ng UN itong si Antonio Guterres. Pero ang tanong, bakit ko pa pinaalam sa inyo ang sitwasyon ngayon sa UN? Mayroon ba na kinalaman niyan sa nangyayari ngayon sa Gaza? Well, actually good question yan at ang sagot dyan oo. Bakit? Well, alam nyo naman siguro na maraming mga UN personnel o mga workers ngayon ang tumutulong sa mga civilian na nasa Gaza, na mga civilian naman na nadadamay dahil sa mga missiles na pinapalipad naman ng grupo ni Netanyahu. Which is dahil nga dyan, ay talagang dito ay mararamdaman natin na parang ang sitwasyon ngayon ni Netanyahu o ang grupo ni Netanyahu sa gobyerno niya ay isang selos patungkol sa ginagawa ng UN ngayon sa Gaza. At alam niyo ba yung patungkol sa mga langis o oil na sinusupply ngayon sa Gaza? Yes, mga kapopong, yung ang mga truck na dumadaan sa border pa doon sa Israel, which is pati ang mga yan alam nyo ba na pinaghihinalaan rin ng gobyerno ni Netanyahu na kung hindi ako nagkakamali. At please i-correct nyo na lang ako kung maliman ang pagkakaintindi ko. Ay ayon kasi sa balita, ay pinagseselosan o pinaghihinalaan rin ng grupo ni Netanyahu yan. Na ang kutob kasi nila baka hindi naman daw talaga ang lahat sa mga oil na yan ay mapupunta sa mga opisyales sa Gaza, kundi baka isupply daw sa mga equipment ng grupo ng Hamas. At kung magre-request man daw itong UN ng oil o ng fuel, ay huwag daw silang mag-request sa gobyerno ni Netanyahu sa Israel, kundi mag-request daw itong UN sa grupo ng Hamas. Well, sa madaling kwento, ay parang walang balak magbigay ng fuel itong grupo ni Netanyahu sa mga grupo ng UN personnel na nasa Gaza, dahil nga doon sa tulong na binibigay naman ng UN sa mga civilian na nasa Gaza. Which is kung pagbabasihan naman natin itong balita ng First Post, ay dito ay sinasabi nila na mayroon daw nag-conduct ng poll survey sa Israel, na ang resulta naman niyang poll survey na yan ay halos 80% daw ng mga taong sinurvey nila sa Israel payag o gusto nilang pag-resignin na itong si Netanyahu. Or in short mayroon rin palang mga taga-Israel ang sinisisi itong prime minister nila sa kung bakit nakapasok ang grupo ng Hamas doon sa Israel. Anyway, kung pagbabasihan naman natin itong ginagawa ng grupo ni Netanyahu na ground operation sa Gaza, ay let's face the reality na mukhang unti-unti nang natutupad itong goal ni Netanyahu na ubusin ang malaking porsyento ng grupo ng Hamas na nasa Gaza. At papaano nila ito nagagawa? Yes, mga kapopong, at yan na nga dahil rin sa mga high-tech devices meron itong Israel, na ang example na nga dyan itong night vision goggles ng mga sundalo nila. Anyway, ganito kasi yan. Yung kasing mga bagong night
vision goggles sa military ngayon ay parang ganitong napapanood nyo ngayon ang vision o paningin nila kapag ginagamit nila yan. Na dahil nga dyan sa device na yan, ay huwag na kayong magtaka na kahit hating gabi pa mag-conduct ng ground operation itong grupo ni Netanyahu, ay madali nilang natatarget ang mga kalaban nila gamit yung mga devices na yan. Which is dahil nga sa taas ng level niyang mga goggles na yan, ay ibinabalita na pati ang military pala ng Amerika ay nagka-interest ring bumili ng mga ganyan sa factory ng military ng Israel kung saan ginagawa yung mga modern night vision goggles na yan. Well, talagang dyan nyo talaga malalaman na itong Amerika at Israel eh mag-best friend talaga patungkol sa pagpapalitan ng mga technology. Mga high technology military equipment na kanilang bagong discovery. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay palagay nyo ba na kapag naubos talaga ang grupo ng Hamas na nandoon sa Gaza? O kung mahuli man ng grupo ni Netanyahu ang malaking porsyento ng Hamas na nandoon sa Gaza, ay sa tingin nyo ba eh walang pagkuha ng mga teritoryo na gagawin itong grupo ni Netanyahu doon sa Gaza? O ito bang Gaza ibabalik nila sa mga taong nakatira talaga doon? O sa tingin nyo ba na itong Gaza na makokontrol ng grupo ni Netanyahu ay hindi na nila ibabalik yung mga lugar na yan? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga kasagutan patungkol dyan sa tanong na yan. So, i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request sa video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Ti Amo!